OMG, kahit na kukuha pa rin nung NXPA yung Turtles, eh, yung gold lead nasa kanila pa rin eh. Yes, one of the reasons why kung bakit sobrang taas ng net worth ng OMG is dahil na rin sila yung nakakuha ng Outer Towards Energy Shields ng NXPE na maaga. And with that, mas capable sila na makakuha agad ng items or makompleto agad nila yung mga items na to play aggressive. At yun yung minamata ng NXPE. Kailangan nilang iwasan, kailangan nila at least ma-prevent yung aggression. Uy! And si Renjo dito ang magiging target. Isang flicker lang ang kailangan at nakita na natin to from the side of NXPE kung paano nila i-utilize ang Matilda, ang Beatrix at ang Franco sa isang certain lineup. Although, bottom lane, uy, grabe, sakit si Ryzen! Nakumpalong-palong si Ryzen, nahulo si Kennedy! Uy, naku po! Pero yung panay hindi na tama, pero check dito! With the rally, hindi ba sila tapos doon? And two people down for the side of NXPE. Again, Omega right now. Ang ganda nung naging combo ni Chakno and Etomax. Biglang nagkaroon ng Way of the Dragon doon para kay Chakno. Saktong-sakto para nga i-deliver yung pwede maging kill para sa side ng Omega. And like Omega, ang kanila naging adjustment coming to game number 3 is they focus more on the objective. As to why next play Evos ngayon, somehow, nagiging reactive sila sa rotation ng Omega. At nahuna na naman si Kaya na Jay. Hindi talaga siya binibigyan ng pahinga. And si Donut, ang pinaka-main target nila. Mahuli pa ng pana ni Hetomax. At sa may pinaka-gita, H2O with the same. Siya nga ba, super hero na nakatap sa lahat. Pero nasa may sagitno, sa may pinaka-gita. Hinakabon niya si Ryzen. And sa gitno dito, naiwan mag-isa. Kaya niya bang tumakas? Guiding Wind, nandoon para isal pa siya. Nakakatakot niya makakita ka ng Humanoid na lumilipad para lang makatakas. No? Pati nakikita natin yung approach dito ng OMG na talagang nagpi-play aggressive na sila. Alam nila na sobrang